Lusot na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang House Bill No. 10723 o tinatawag na ULO tax exemption ni House Committee on Appropriations Chairperson albay Rep. Joey Salceda. Isinusulong ng panukalang wag patawan ng buwis ang mga donasyon para sa national athletes na sumasabak sa international sports competition. Ipinasa ito sa plenaryo ilang oras matapos ang isinagawang congressional reception para sa Philippine Olympic Delegation sa Paris 2024 Olympics, kabilang na ang double Olympic gold medal winner na si Carlos Yulo. There's a motion to approve on second reading, House Bill number 10723. As many as in favor say aye. Those against say nay. The ayes have it, House Bill number 10723. Is hereby approved on second reading. Kung tuluyang maisa sa batas, aamyendahan ito ang Republic Act 10699 o National Athletes, Coaches and Trainers Benefits and Incentives Act. Ang panukalang ito ang iginiit mismo ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kapwa mambabatas upang mapaigting pa ang suporta ng pamahalaan sa mga atletang Pilipino. Gayun din, mapagkalooban ng akmang pondo ang sektor ng sports o palakasan sa bansa. We will conduct a review of our legislation, among others, Republic Act 10699, the National Athletes and Coaches Benefits Incentives Act. Kailangan amendahan natin para may bibigay ng suporta at tulong po sa lahat ng mga atleta natin. Ang ibayo pang suporta mula sa gobyerno, inaasahan naman ng mga atletang Pilipinong nagpupursige upang makapagdala ng karangalan para sa Pilipinas. Basta lagi pong walang ito, angat walang ito. Sana po matutukan po yung lahat kasi galing po ako sa yun nga, sa wala po talaga. So ayun po, yung I think they need SNC, kagaya po sa national team, kailangan po talaga ng SNC, nutritionist po, sa pagkain po talaga, mahalaga din po talaga yung pagkain. Kasi po parang doon nga din po kami kumukuha lahat. And then po yung training area po, like po yung mga yung gym, ganun po. Sana po mga matutukan po yun, tapos mabigyan po ng mga uniform yung mga atleta. Makikipagpulong naman ang liderato ng Kamara sa Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee kaugnay ng hakbang na amyendahan ng batas. Samantala, ginawaran ng Congressional Medal of Excellence ng House of Representatives si Yulo. Iginagawad ang pagkilala sa Filipino achievers sa larangan ng sports, business, medicine, science, arts, and culture. Congressional Medal of Distinction naman ang iginawad sa Olympic bronze medalist na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Naging mainit ang pagsalubong ng mga mambabatas at kawani ng House of Representatives sa delegasyon ng Pilipinas sa katatapos na 2024 Paris Olympics. Bukod sa pagkilala, pinagkalooban din ang Olympic medalist ng cash gifts mula sa ambaga ng mga kongresista at kawani ng Kamara. Mahigit 14 million pesos para kay Yulo. Tig 3.5 million pesos para kina Petesio at Villegas, samantalang kalahating milyong piso naman sa iba pang atletang Pilipino. Salamat po sa lahat po na nagdasal po sa amin at sumuporta, nagpuyat po para mapanood po yung mga competitions namin. God bless us all po, ang panalo po namin ay panalo po nating lahat. Gusto ko lang po magpasalamat kasi mas napapansin na po yung sports ngayon sa Pilipinas. So, baka madami pa po mga atletang mas magpursige po. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.